Okay, as you can see, tapos na akong maligo. Ayan. First step na ginagawa ko bago matulog. Hi guys! For today's video, ako naman, I'm going to share to you my skincare routine. Dapat, lagi tayong may skincare routine before matulog para youthful, beautiful, and well. Tara! Okay, as you can see, tapos na akong maligo. Ayan. First step na ginagawa ko bago matulog or everyday, ganito. Naglalagay ako ng toner na no alcohol. Isa yun sa mga ano ko na walang alcohol yung mga nilalagay ko sa face lock ko. Magto-toner muna tayo. First talaga, ito yung nilalagay ko. Ito yung product na binibili ko. Sa Pilipinas ko pa ito binabibili or kaya kung sino mayan, sino yung mga umuwi, nagpapabili ako nito. O kung kaya pag nauwi ako ng Pilipinas, mag-hoard talaga ako nito. Ito, Celotech. Ano to? Advanced Anti-Aging Alcohol-Free Toner. So ito muna. Mag-toner muna tayo. Toner-toner. Para madaling ma-absorb, ang ilalagay mong serum at saka moisturizer. That's one of the technique. Okay. Huwag naman yung masyadong dinidiinan pag nag-ano kayo, nag-clean up ng face. Yan. Tapos na. And next, nilalagay ko yan, mag-dry up mo lang. Okay, after cleansing, second step is my eye cream. Lagi talaga akong may eye cream. Ayan. Kahit anong eye cream pwedeng gamitin, kung ano yung available sa market, at kung ano ang available, at kung ano ang naka-sale. Yun ang binibili ko na eye cream. Yes, wala akong particular na product, wala akong in particular na ano brand. Basta kung ano ang naka-sale, go. So ito, from face shop. Sa face shop to. Ganito lang. Lagay ka lang. Ganyan-ganyan. Huwag yung masyadong malapit sa mata. Yung mas malapit sa eyelid mo, huwag. Dito lang. Tapos massage-massage mo. Ganun lang. Ganun lang ang drama ko sa eye cream. Pero kung may eye serum kayo, mas okay yun. Kasi mas nakaka, madali, absorbent yun. Madali mag-absorb sa skin niyo. Ayan. Ayan, kita mo, medyo nagkaroon na ng moisture yung gilid ng mata ko. Alagaan natin ang ating mga mata kasi dyan nakikita yung wrinkles. So, next one is my Olay Retinol 24. Ito siya. Kasi 40 na ako. O, nasa 40s na ako. So, kailangan ko nang gumamit ng retinol. Okay? Sa next vlog na gagawin namin, iisa-isahin ko kung anong benefits ng mga product na ginagamit ko. This time, ibibigay ko lang talaga sa inyo kung ano yung mga nilalagay ko sa mukha ko in a daily basis. So, ganyan lang. Maglagay ko lang konti-konti. Oops! Dumami. Ayan. Upward motion. Yan ang mga napag-aalaman ko sa buhay. Ganyan lang. So, what is the benefit of the upward motion? The upward motion is para hindi nagsasakit yung skin mo sa face. Ganun daw yun. Ako naman, alam mo naman, masunurin ako po mga ganyan ang narinig ko sa mga teacher. Okay. Charot! At huwag kalimutan ang ears. Ears area. Huwag na huwag nyo kalimutan. And the lastly na hindi dapat kalimutan, yung neck. Kasi ito, yung madaling mag-sag at magkaroon ng wrinkles. At saka upward motion pa rin. Ganyan. Pag hindi ka religyoso sa paggawa ng ganito, ay daw, magiging maganda ka after 40. Joke.
Okay? Ngayon, tapos na yan. Naglagay na ako ng retinol. After ng retinol, pag na-absorb na siya, naglalagay ako ng moisturizer. Any moisturizer will do. Pero yung retinol, okay naman na yun. Kahit wala ka ng moisturizer. Pero syempre, gusto ko nga yung hindi ako magkakarito. Kaya naglalagay pa rin ako ng moisturizer. Okay? Any moisturizer will do. Ang aking ginagamit ko, to collagen from Face Shop. Face Shop pa rin siya. Ito. Kita mo? Mm-hmm. Okay. Pump mo lang kahit konti. Wala na palang laman. It's a prank. Naubos na pala. Ayan, lagay ka lang ng konti, ganyan, kasi may retinol naman. Tapos, pak. Huwag mo nang i-ganon, huwag mo nang i-rub. Ganyan na lang. Pat. And you're ready to sleep. I-absorb mo lang yan, i-dry up mo. Kung may gagawin ka pa before bedtime, gawin mo na para ma-absorb mo muna siya ng skin mo bago pa siya mapunta sa unan mo. Okay? So, ilang years ka nang nag-skincare? Okay, siguro I started in the Philippines. Nung nandun pa ako, pobre pa. Hindi, joke lang. Nag-start talaga ako ng skincare ko sa mga siguro nung lag 30 ako. Alam mo ba ano tinitake ko, ate? May Raya. Yun naman kasi ang available lang sa Pilipinas. At saka yun lang yung medyo mura. Pero hanggang ngayon, gamit mo pa yun, ha? Yes. Gamit ko pa rin ang Myra E. Pag may nauwi ako ng Pilipinas, tinitake ko pa rin yun. At meron ng Myra E Ultra. Ultra ba yun? I don't know. Parang ganun, tinay ko na din yun. Sa 30 years, more than 30 years, I think, more than 30 years na gumagamit ako ng Myra E. Hindi naman continuously, ah, kasi may mga, pag nawawalan ako, ibang product ang ginagamit ko. Pero, ang napansin ko lang talaga, nung natitake ako ng Myra E, 400, is pag nako-compare ko yung edad ko sa ka-edad ko, medyo may edge naman tayo. I am already 44 years old, pero nakikita ko na may glowing yung skin ko at saka youthful skin, yung sinasabi nila, nakikita ko yun. Wala akong ibang iniinom kundi yun lang. Pero pag naubusan ako, meron akong ibang product na sinusubstitute. At yun bukas ang isi-share ko sa inyo. Okay, lobot na. Magbabay na tayo. Okay. So guys, na-share ko na sa inyo kung ano yung skincare routine ko. May mga tanong pa kayo, may mga mag-comment down below, isi-share ko sa inyo at ako naman ay hindi madam sa pag-share kung ano yung mga meron ako. Okay? Good night! Bye-bye! Yeah.